yung mga gustong mag-move, lumabas, yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina na parang nagde-decide kayo, no? Parang nandun kayo sa planning stage, nag-uurong sulong pa, hindi pa masyadong confident, no? Pero nakikita natin na ipupush nyo rin ito, mga kapiksi. Yung paglabas ng comfort zone, yung pag-try ng bagong parang bagong beginning, bagong journey, bagong adventure, bagong path sa buhay nyo, nandoon, no? Nandun yung paulit-ulit nyo siyang iniisip, tsaka nandun, kumbaga talagang dominant na siya sa inyong isip. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang episode ng ang title ng episode natin for tonight, mga kapiksi, is anong sorpresa para sa iyo ngayong 2023, no? Again, ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So tingnan natin guys kung ano yung mga mensahe para sa inyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo, no? We have Angel of Love in your spread, mga kapiksi. Ibig sabihin, ginagabayan yung inyong relationship, mga kapiksi, no? Ng inyong mga spirit guides, ng inyong mga angel guides. So pag sinabing relationship guys, not necessarily romantic relationship, or hindi lang limited sa romantic relationship, pero even yung relationship nyo with other people like mga friends, family, unang-una, no, family. Families and relatives, ganyan. Tapos yung mga kaibigan nyo, mga BFF nyo, mga colleagues nyo, kasama nyo sa trabaho, mga neighbors nyo, mga kaklase nyo, kachikahan nyo, ka-FB nyo, ka-IG nyo, ka-TikTok nyo. Lahat na, mga kapiksi, okay? Pero you are surrounded with love, no? Mga kapiksi, dun sa mga tao na nakapaligid sa inyo, mararamdaman nyo yung loving connection, harmonious relationship with the people surrounding you, mga kapiksi, no? So, good job guys, no? Ibig sabihin, magandang-maganda talaga yung relationship nyo sa ibang tao. We have contract in reverse, mga kapiksi, for some of you na waiting sa mga kontrata nila, ganyan, waiting sa mga dokumento, waiting sa mga approvals, waiting sa mga visa, waiting sa mga kung ano man na mga inaantay nyo, mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, medyo nagkakaroon ng konting aberya or konting delay, mga kapiksi, so you may need to, or baka merong extrang requirement, no, na kailangan pang i-fulfill or kailangan pang ipasa, ganyan. Baka nagkakaroon ng loophole, ganyan, sa mga documents na pinasa, ganyan. So, kailangan lang dito ng habaan ng pasensya, mga kapiksi, and mag-tasties. And while you are waiting for approval, mga kapiksi, it doesn't mean na hindi siya ma-approve, okay? Ibig sabihin lang, nagkakaroon ng konting aberya, baka nagkakaroon ng delay sa schedule, baka yung approver nagkasakit, o kaya naka-leave, ganyan, kaya natitenga. So, kailangan nyo lang habaan yung pasensya nyo, and always tell yourself and affirm, guys, no? Everything is working out in my favor. Everything works out for me. Para talagang kapag lumabas or lumabas yung mga resulta na inaantay nyo, always favorable sa nyo yung mga condition or yung mga resulta, mga kapiksi. Okay? So, habaan nyo lang yung pasensya nyo, guys. And then yung another message para sa inyo, mga kapiksi. We have walking away energy. For some of you guys, meron kayong mga plano na, or nagbabalak, no, na mag-move, lumipat, pwedeng sa trabaho ito, guys. Literal na parang yung iba sa inyo nag-iisip na lumipat ng trabaho or bumukod. Pwede rin, let's say for example, bumukod ng bahay, bumukod ng tirahan, ganyan, maging independent. Pero nandun pa lang kayo sa pag-iisip, you're not decided yet, no? Yung iba sa inyo parang gustong sumubok ng mga bagong bagay or lumabas ng comfort zone. Pero nandun pa rin kayo sa, kumbaga nandun na kayo sa edge. Pero hindi pa kayo tuluyan na nagde-decide. So, meron pang konting doubts and fears na, or baka meron pa kayong mga factors na kinoconsider kaya hindi pa natutuloy yung mga plano nyo. Pero nandun na kayo sa planning stage, mga kapiksi. So, wag matakot guys. I always encourage each and every one of you na
kung gusto niyo lumabas ng inyong comfort zone, do so, mga kapiksi. Huwag kayong matakot. Don't doubt. Don't ever doubt yourself, guys. No, be confident. Know and understand na walang ibang makakatulong sa inyo kundi ang sarili nyo din, no? Yeah, so be confident, be brave, be bold, mga kapiksi. Hindi nyo malalaman yung resulta, guys, kung hindi nyo susubukan, okay? So it's very important that you go out there and try new things, mga kapiksi. Maaring makita nyo yung swerte nyo kapag nagkaroon ng pagbabago sa buhay nyo, mga kapiksi. Don't be afraid of changes. Change is the only permanent thing in this world, okay? Alright. So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo dito sa mga messages para sa inyo, no? So, ngayon, guys, tingnan natin yung mga surprises para sa inyo ni Universe. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, ino-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging maswerte, maging successful, maging lucky sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. So kung gusto nyo umunlad ng bonggam-bongga o umasenso talaga, no, ang course na yan ay para sa inyo, guys. Good news kasi, ngayong buong buwan ng March, guys, hanggang katapusan, March 31, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-a-avail ng course, guys. So, if interesado kayo, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitayo@gmail.com. Samantala nyo, guys, habang may promo and dumadami na yung success stories nyan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, Libra, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Nagay ko siya dito. Hindi lang kita. Alright, so tingnan natin yung inyong spread, mga kapiksi, no, para sa mga surprises sa inyo. Ito, nakikita natin yung mga gustong mag-move, lumabas, yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina na parang nagde-decide kayo, no? Parang nandun kayo sa planning stage, naguurong-sulong pa, hindi pa masyadong confident, no? Pero nakikita natin na ipupush nyo rin ito, mga kapiksi. Yung paglabas ng comfort zone, yung pag-try ng bagong parang bagong beginning, bagong journey, bagong adventure, bagong path sa buhay nyo, nandoon, no? Nandun yung paulit-ulit nyo siyang iniisip, tsaka nandun, kumbaga, talagang dominant na siya sa inyong isip. Pero ang nararamdaman natin dito or nakikita natin is parang may pumipigil sa inyo, may nagdi-discourage sa inyo. Na parang sinasabi, oh, wag mo na subukan yan kasi ano yan, nako, ganyan-ganyan, nako, ganyan-ganyan. Parang ano ba, dinidiscourage kayo na gawin yung mga bagay na gusto nyo, ganyan. And wag kayong makinig sa kanila, guys, no? Kasi you should listen to yourself kasi ikaw yung sarili mo yan, no? Ikaw yung magde-decide yan and ikaw yung magdidikta dapat, no, ng kung ano yung tingin mo is makakabuti para sa buhay mo, not other people, mga kapiksi, no. At the end of the day, it's your life, it's your responsibility. So ikaw din yan, guys, no. So parang yun yung nakikita natin na reason na pumipigil, no, kung ba parang dinidiscourage ka ng ibang tao na gawin yung mga bagay na gusto mo sana. Pero nakikita natin na pagdating sa confidence, no, you are very confident and yung iba sa inyo parang naplano nyo na talaga. Naplano nyo na, feeling ko itong tao na to na pumipigil sa inyo, the reason why this person is holding you back, kasi alam niya yung potential, tapos parang naiinggit siya sa pwede mong marating kahit hindi mo pa nararating. Nagets nyo ba? So, parang ayaw kang umunlad at umasenso nitong tao na to, mga kapiksi, kasi this person is probably, yun nga, naiinggit sa kung ano yung pwede mong ma-achieve sa buhay. Kasi may chance na umasenso ka, may chance na umunlad ka, mga kapiksi, and may chance talaga na umangat yung buhay mo kung susundin mo kung ano yung gusto mo. Especially if you love what you are doing. Tsaka, in your case, very progressive ito kasi pag sinabing progressive, no, makakita ka ng pag-asenso at pag-unlad kasi yung iba sa inyo masipag talaga at tsaka wise, no? Especially Libra, no? Wise kayo, kumbaga, binabangga nyo sa facts, no, yung mga
bagay na, kumbaga pinaplano nyong mabuti, hindi rin naman kayo basta-basta magti-take ng risks kung hindi nyo siya na planong mabuti. So, it's up to you guys kung may kinig kayo sa sarili nyo or may kinig kayo sa ibang tao. Ayan, no, mag-ingat kayo sa ibang tao, yun din yung yun din yung message dito guys, mag-ingat kayo sa ibang tao kasi yung ibang tao maaring lokohin kayo, saksakin kayo ng pataligod. Ito yung nakikita natin na parang mga negative energies naman surrounding you guys, kasi sabi ko nga parang may naiinggit sa inyo na pumipigil sa inyo or pumipigil sa inyong pag-asenso mga kapisi. I'm also sensing na parang bukod sa dinidiscourage ka nitong person na to, parang nagkakalat din ito ng hindi magagandang balita about you. Parang ano to, no? Parang malaki yung impluensya niya sa'yo, no? As in, parang this is someone na palagi mong pinakikinggan. Okay? Ibig sabihin, you look up to this person. Pero somehow, dahil sa sobrang laki ng impluensya niya sa'yo, nakikinig ka sa kanya kahit na parang hindi favorable sa'yo yung magiging resulta, mga kapiksi. So, gising-gising, no? If you feel like meron kang tao na ganito, kapiksi, no? Sa mga libra natin na nakaka-resonate. If feeling nyo, meron kayong kakilala, ganyan, na parang sinisiraan kayo or minamanipulate kayo. Yan, minamanipulate kayo or kinokontrol kayo. Red flag yan mga kapiksi. Kasi imbis na spread, tulungan nila kayo na spread yung wings nyo and sumubok ng mga bagong bagay, sila pa yung pumipigil sa inyong pag-unlad mga kapiksi. Meron tayong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, medyo habaan nyo pa yung pasensya nyo, no? Lalo na dun sa sinabi ko ng mga kontrata, mga documents approval, ganyan na inaantay nyo kasi parang doon nagkakaroon ng konting delay sa mga manifestation ng mga bagay na gusto nyo. But eventually guys, no, you will be free from all of these na nagbibigay sa inyo ng stress, ng anxieties guys. You will be free from this all and kumbaga yung inaantay nyo dadating din sa inyo, pero kailangan nyo ng konting pasensya. And during those waiting period, parang medyo maka-experience kayo ng konting stress and anxieties, lalo na pagka meron talagang negative influences sa paligid nyo. You just have to close your eyes and filter, no? Filter nyo yung mga information, filter the truth that are coming to you, mga kapiksi, no? I-filter nyo yung mga tatanggapin nyo as truth because that will declare your future, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below. Libra, if naka-resonate kayo sa mga energies nyo. Para sa inyong 2023 second quarter kapalaran, guys, ito yung ating playlist. Hanapin nyo na lang yung para sa Sojak sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.